don't let your fear decide your future. Totoo naman po, diba? Kasi parang we're always hesitant. Pero if we, kung babalik na rin po natin, titingnan po natin what we can get. Baka po, yun po yung mag-push sa atin. So, a little motivation and yun nga po, get out of your comfort zone. Kasi what you do today will be your future. Tama po, diba? So, ito pong next na tao na babanggitin ko po, isa rin po siya dun sa mga sinasabi ko na nag-take ng risks and umalis sa kanyang comfort zone. Ito po yung dinidescribe nyo kanina na girl, na beautiful, sexy, and all. Totoo po yan lahat. And I will testify to that. Napaka-amazing siya. For me, she's a role model kasi para sa mga kaedad ko, like kaming mga millennials, isa siyang magandang halimbawa doon dahil ngayon nasa tamang way na siya, nasa right way na siya, and she's also a part of success and ini-enjoy na ito ngayon. A very close to my heart person. Ito na po, hindi ko na po papatagalin, Janine Garcia for our closing remarks. Hello po. Good morning, everyone. Naririnig niyo po ba ako? Ayan, hello po. Narinig niyo po ba akong lahat? Yes po. Ayan, thank you po. Yeah. Again po, good morning everyone. Thank you so much, Jessie, for that wonderful introduction. So, ayan po, itong after na to, sobra pong, na hindi ko alam po yung nararamdaman ko, pero parang, ano, punong-punong po yung puso ko ngayon na grabe po, di ba, from our OPP po, di ba po? Sobrang lucky natin kasi ang nagsalita isang doktor. So, tapos po, wait lang po ah. Dorchu! Sorry po. Tapos po, yung mga testimony, sobrang powerful. Alam nyo po, kahit na eto, 3 years na po, almost 3 years na po ako sa Riway, pero kapag narinig ko pa po yung mga ibang testimonies, yung lagi po kasi may bagong mga testimonies, di ba po? So hanggang ngayon po kapag nakakarinig ako ng mga panibagong mga testimonies na natutulungan ng ating product, sobrang na-amaze pa rin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang dami-dami na pong mga buhay na bago ng fourth year. So masayang-masaya po ako and thankful po ako sa inyong lahat sa pagstay po na though meron po tayong mga technical difficulties, nag-stay pa rin po kayo hanggang dito po sa point na to. So, maraming salamat po sa ating powerful testimonies and yun sa dalawa pong ating career testimonials po kay mami ko po and kay Tita Joren. Sobrang nakaka-inspire po na pakinggan na from kagaya ni mami na mother lang siya, tapos po eh akala niya doon na po magtatapos yung buhay niya, pero meron pa rin po pag-asa. And kay Tita Jorems naman po na, though before Riway pa man po, ay meron na siyang business, pinili niya pa rin pong mag-stay dito. At ang masaya po nun ay kasama niya po ang aking best friend na si Rima po. So di ba po nakakataba ng puso na ang dami-daming buhay na nababago. Nandito lang po kayo nakikinig at nai-inspire. So ayan po, by the way, my name is Janine Garcia. I am 24 years old. So, I am a proud product of Fourth Year Placenta and proud member of Sterling Movement. So, ayun po, going back, 3 years ago, kung makikilala niyo po ang isang Janine, masasabi ko na hindi ganito yung mindset ko. Kung makikilala niyo ako, ako lang yung isang batang babae na ang mindset po na ang employment yung makakapagpabago or doon ako giginhawa pa doon ko matutulungan yung pamumuhay namin, doon ko mapapagaan. Nagsimula po ako nung 16 years old ako. So pagka-graduate ko po nung high school,
ano, nag-apply ako sa, pumunta ako, tinanong ko si Mami, sabi ko, Mami, di ba merong malapit na, ano, Dunkin' Donut kila Tita Vanji? Yung tita ko po, yung pinsan ni Mami, sabi ko, try ko kaya mag-apply doon. So, kahit na 16 ako, tapos sinasabi sa akin, ano ka ba, underage ka, ganyan, tinry ko pa rin po, pumunta ako sa factory ng Dunkin' Donut, tapos, nag-type ako ng resume ko, sinend ko yun doon, tapos po, hindi ko pala sinend, ako po talaga mismo yung nagdala doon. So, sa kainitan ng araw, hinanap ko kung saan yung factory na yun. Kasama ko yung best friend ko, nagbabakasakali kami. Kasi at a very young age, naiisip ko lang nun, gusto ko na talaga makatulong sa kila Mami. Kasi, nakikita ko po eh, di ba po sa kwento nila Mami, na ganun sila. So, bilang ako po yung point of view ng isang anak, ako rin po nahihirapan. Kasi nakikita po namin kung gano'ng kahirap yung ginagawa nila. So, yun nga po, pagka-graduate ko ng high school, hindi ko iniisip kung saan university ako papasok. Basta ang iniisip ko, saan kaya ako makakapag, ano man lang, summer job para at least makatulong. So, sa kasama ang palad, pero sinabi naman po nila sa akin, hindi naman po ako nagkulang sa advice na 16 ka pa lang, ganyan hindi ka matatanggap. So, na-reject ako, nalungkot ako, pero hindi ito tumigil yun. So, yung isa kong best friend, kasi yung katabi ng apartment nila, ano po, GSM Blue. Tapos, sabi niya, gusto mo sumama ka? Sabi niya, tayo, promodizer sa isang resort sa Amana. Tapos, yun, kasi parang summer job lang naman po. Kahit 16 ako, yun, pumasok po ako doon. So, buong summer nandun kami. Parang, sa akin, fun lang yun. Pero at the same time, syempre, nakakatulong ako kaila Mami kahit papano. So, natapos na yun, yung summer na yun. Syempre, kailangan ko na po mag-school, mag-college. So, nung college naman ako, pinili ko pa rin yung 2-year course lang para ganun pa rin, mas mapabilis. Kasi parang kung 4 years, iniisip ko, hindi kaya nila Mami. Tapos, nung pag-enroll, yung mga classmate ko, nagtatanong-tanong na kung saan mga universities. Ako, hindi. Iniisip ko, Mami, saan ba yung kaya natin? Ganyan. Pero dahil nga po kinakwento ni Mami, sobrang swerte po namin sa side ni Mami, meron siyang kapatid, yung tito ko, na nasa Amerika. Tapos po yung kapatid ni Daddy, si Tita Janet. Kaya lang po, hindi po nung time na yung nakapag-provide si Tita Janet, since kaedad ko po yung anak niya, syempre po, papasok din sa university. So, ang tumulong po sa amin ay yung tito ko na kapatid ni Mami. Nakapasok po ako sa Our Lady of Fatima. Pero ang tinake ko pa rin po course is yung HRS lang. So, ang nagpa-aral po sa akin ay yung tito ko. So, fast forward po, after 2 years ng take ko po ng HRS, nag-work ako agad. Pagka summer po yun, tapos June, nag-asikaso na po ako. June 1 po, ng 2014, nag-work ako as a receptionist sa isang buffet sa Mega Mall. So, imagine po ang contract ko, pinirmahan ko yun, pumayag si Mami, 1 year, na from ano po kasi ako, di ba, Caloocan, tapos Pumandaluyong. Tapos, inisip ko, may mga time, syempre, ng traffic, di ba po nakakainis, tapos LRT, MRT, yung buong araw ko, nako-consume na lang sa pagbabiyahe, tapos yung sa pag-work. Parang wala. Yung day off ko na isang araw, parang itutulog ko na lang yun. Doon po umikot yung buhay ko ng isang taon. Pero hindi pa rin po natigil doon. Wala po akong parang planong mag-stop. Kasi nasa isip ko, dito ko maiaahon si Mami, sila Mami. Dito ko sila matutulungan. Tapos, nagtagal po yun yung pag-work ko sa mga restaurant. Since yun po yung field po ng sa course ko, chinaga ko po yun. Hanggang sa naisip ko after ng kontra ko dun sa Dad's Mega Mall, ang layo po kasi sabi ko, hahanap na lang ako ng mas malapit. So, yun po, 2017, nag-work po ako sa isang maliit na restaurant, malapit na lang po dito sa amin para hindi po ako lugi sa pamasahe. Tsaka at the same time, nakakasave ako ng konting pagod, hindi masyadong malaki yung allowance ko sa pagpasok. Pero, doon, kahit malapit na, hindi ko pa rin na-feel lahat ng ginagawa ko. Feeling ko pumapasok lang ako para sa wala. Hanggang sa hinikayat ako ni Mami na, sige na, mag-resign ka na dyan, pumayag na siya. Dito ka na lang sa Reway. So, ito po yung pinaka-best decision na ginawa ko sa buhay ko. Sorry, naiyak ako para nagmamana talaga kay Mami. So, sobrang thankful lang kasi ako hanggang ngayon kahit na 3 taon na ako dito sa
Riwi, na-overwhelm pa rin ako. Pag naaalala ko lahat po ng pinagdaanan ko, yung pinagdaanan namin ng family ko, sa kung nasaan kami ngayon. Sobrang thankful ako dahil simula po nung pumasok ako dito sa Riway, nagbago po yung perspective ko. Thank you po kay Sir Angel. Pero before po yun, dahil kay Ma'am Jess, siya po yung nagkoconduct ng mga trainees. Pinakita po ni Mami na nasa Tagaytay kami. Yun po yung first time na sumama ako sa training. Tapos dun nabago. Nabago yung mindset ko, yung perspective ko. Pinili ko dito dahil bukod po sa nakakasama ko yung buong pamilya ko. Dito po, natulungan ng Riway. Sa totoo lang po, sa pinakita ni Mami po kanina. Di ba po, pinili ko po to dahil nakikita natin, nandito nagbabago yung buhay na namin. Na dati, di ba, wala. Ilang tatlong taon ako, tapos ang goal ko is matulungan sila, Mami. Pero hindi ko man lang sila nabila ng sasakyan. Pero alam ko namang malaking bagay yung sasakyan. Pero naisip ko sa employment, feeling ko hindi ko yun ma-achieve. Kasi yung pinatulan ko yung sa Mega Mall, ano lang po yun, minimum. So, ano po ba yung chance na mabibilan ko sila, Mami, ng sasakyan? So, sobrang imposible. Pero dito po, sama-sama po kami sa pag-share at sa pagtulong na ma-improve ang buhay ng mga taong nakakasalamuhan namin. So, naaalala ko lang lahat po ng hirap sa employment. Behind my journey sa employment, hindi nawala ang pagmamahal at yung mapagmahal kong daddy. Naniminsan, hindi niya na-miss na ihatid ako at sunduin ako. Minsan, nung nasa dads po ako, syempre Mega Mall yun, hanggang sa sakayan lang. Pero nung nalipat po ako sa Valenzuela niya na mismo ako, hatid sundo yun para kung ano, nag-aaral pa rin. Kasi isipin mo, sabi nga ng mga ka-work ko, ano ka, para ka namang elemental, hinahatid sundo ka pa ng daddy ko. Ganun po, loving si Mayor, hindi lang po kay Mami, pero lalo na sa aming mga anak niya na yun nga, ang goal ko is makatulong, pero hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Lagi niya pa rin akong ginagabayan. So, ayun po, sa ano po, nung ano na lang ako doon, 6 months lang po ako nag-stay doon sa pinag-workan ko, tapos pag umuwi ako dito, kasi panghapon ako doon sa restaurant. Sabi ni nung kapatid ko si Justin na sumunod sa akin, sabi niya, alam mo ba pag hinahatid ka ni daddy, pag uwi niya dito, pulang-pula siya kasi ang init-init, para siyang mahi-heat stroke. Ganun, tapos nung na-realize na, di ba yung mga sakripisyo ng isang tata, hindi natatapos yun. Kahit na nagtatrabaho na yung anak niya, ganun. Hinahatid niya pa rin ako kahit na mainit. Pagkasama kami na yung ganun, dapat ako na lang po yun, di ba? Kasi working na ako. Para nasa edad na ako. Tapos, dun ko na-realize sa sobrang swerte ko. Dahil meron akong tatay na kagaya ng daddy ko. Nagtatrabaho na ako, pero feeling ko baby pa din ako kasi ating sundo. Ang saya lang ngayon, pag binabalikan, doon na naiiyak pa rin ako, pero masaya po ako sa totoo lang ngayon. Kasi, from nagbumotor kami, tapos parang namumula siya sa sobrang init. Ngayon po, magkasama na kami na nag-share ng hope na hindi naman po sa pagmamayabang sa loob po ng pangarap niyang white na trailblazer. Hindi po ako makapaniwala hanggang ngayon na yung 3 months na nag-join ako sa Riway ay hindi po kaya tapatan ng 3 years na payslip ko sa employment. Dati po nahirap ako hulugan yung cellphone ko, kumuha ako sa home credit. Ang hirap po, dahil bukod sa binabayaran mo, parang lagi ka na lang may ka-phone call kasi every matatawagan ka nila. Pag di ka nagbahay, papakulong ka namin. Kaya takot ako mamiss yun. Pero nung simula nung nandito na ako sa Riway, Mami, ganyan, hindi ko na kailangan na tulong yun sa home credit. Cash, kaya ko na pong mabili yung cellphone. Sobrang, hindi mo ako nagyayabang. Hanggang ngayon, hindi pa rin nag-stickin sa akin lahat na ganito pala yun. Parang hindi mo nararamdaman kasi nga tumutulong ka lang naman. Di ba po? Ngayon, wala na. Cash, kaya ko na. Ganun po. Nagugulat pa rin ako kapag tinitignan ko yung pH ko, ganyan, sa yung RW ko, na
hindi naman na po masama, di ba? Na sa unang taon ko po sa Reway, nag-earn po ako ng 3 million. Hindi na po yun masama bilang 22 years old na ang ginagawa ko lang po ay sumama kila mami. Nag-OPP rin po ako kasi nga, inaisip ko, kung hindi ko to sisimulan kailan, ganun po ako eh. Parang tama po si Isabel, yung parang lahat po nang narinig nyo ngayon, lahat kami risk taker. Parang sa akin, kung kaya ng iba, bakit ako hindi ko kaya? Sa una, kinakabahan ako, pero hindi ako papayag na hindi ko susubukan. So, ayan po, yung 3 million na in-earn ko sa 1 year ko dito sa Reway, hindi yun matatapatan kung kukumputin ko po yung 3 years na pagiging receptionist, pagiging cashier, server sa restaurant, hindi ko po yun ma-earn doon. Hindi ko po to sinishare, hindi ko po kinakwento to sa inyo para mag-brag. Actually, nandito po ako para ibahagi po sa inyo na kahit anuman pong hirap yung pinagdadaanan natin, mapalad pa nga ako kasi kasama ko dun si Daddy. Pero kasama ko rin si Mami, pero mas kasama ko si Daddy kasi siya yung tagahatid at tagasundo ko. Kasama ko siya sa journey na yun at hindi dun matatapos ang lahat. Huwag po nating limitahan yung sarili natin kung ano lang yung kaya nating abutin. Sa totoo lang, sino lang po bang naglilimit sa atin hanggang dito lang ako? Tayo lang yun. Walang ibang makakapag-dictate sa'yo na hanggang dito ka lang. Kasi ikaw lang yung may alam ng abilities mo. Yun po yung sa akin, based sa experience ko. Parang hindi kahit sinong tao yung kayang ilimit ka. Ikaw lang yun. So, kung babaguhin natin yung perspective natin, baka yun pa nga yung magdala sa atin sa magandang buhay. Kung ako, wala po ako sa Reway ngayon, siguro nagtitiis pa rin po ako sa mga restaurant, na masaya na ako sa mga tip na ibinibigay sa akin. Dati naaalala ko, tuwang-tuwa ako na binigyan ako ng 350 na tip kasi iniisip ko isang araw ko na yun. Yung ganun pong klaseng perspective na dito natututo tayo dahil sa mga trainings, yun po, wala tayong ibang kailangan gawin actually. Ang kailangan lang po natin ay puso. Yung puso po natin para sa pamilya, kung sila po yung inspirasyon natin. Puso po para sa mga taong tingin natin po ay nangangailangan. So, bakit po natin ipagdadamot yun? Yun lang naman po gagawin natin. Wala tayong ibang ilalabas. Sabi nga nila, laway lang ang puhunan. Di ba po? Reway na po ay yung magpo-provide sa atin ng mga trainings. Kumbaga po, may manual na tayo kung paano natin gagawin, kung paano tayo makakarating sa magandang buhay. So, sa employment po kasi, di ba, kahit anong sipag mo, kahit na yung katrabaho mo, petix-petix, tapos ikaw hataw ka, wala. Yung sweldo niya, isasweldohin mo na bilang masipag ka, tapos siya yung sweldo niya bilang tatamad-tamad siya, parehas lang kayo. Unlike po dito sa Reway, you reap what you sow. Kung gano'ng kakadalas mag-trainings, mag-contact ng trainings, kung gano'ng kakadalas mag-share, yun ang makikita mo sa RW mo, magre-reflect yun doon, di ba? So, yun po ang kagandahan sa Reway. Kasi binibigay niya yung nararapat para sa'yo, yung umakit kami sa Taiwan, na may gano'n. Kasi dahil yun, sa, ang tawag yun ay fruit ng iyong labor. So, di ba po, ang saya-saya po dito sa Reway, parang wala siyang ceiling. Kung gusto mo na parang buong buhay mo i-alay mo na dito sa pag-share, wala pong maglilimit sa'yo. Kung masipag ka, yun ang babalik sa'yo. Kung ipagpapabukas natin, or tsaka na kasi nahihiya ako mag-share, ganun din po yung babalik sa atin. Ha? Parang tsaka na lang din ka makakakita ng million-million sa RW mo, di ba? Kaya po kung hanggang ngayon, nandun pa rin po kayo sa sitwasyon na mahirap, huwag kayong malungkot. Instead, gawin nyo yung parang fuel para pag, siya nga, ganito. Ako, 22 years old, nag-earn na ganon. Di ba po? Kung kaya ko, kaya nyo rin po yun. Meron na tayong mga sinishare na mga testimonies. Pwede naman po natin gamitin yun. Pa-attend din po natin yung mga guests natin para makapakinig. Yun lang po yung gagawin natin. Mag-invite lang na mag-invite. Kung hindi nyo pa po kaya mag-OPP, nandito po ang buong Sterling Movement para i-guide kayo, tulungan kayo. Nandito po, may Saturday group. Actually, Sunday lang ang wala. So, every whole week po na meron. So, yun lang po yung gagawin nyo. So, wala, hindi na po tayo dapat mag-create ng excuses. Dapat po ang nasa isip na lang natin kung paano natin mababago yung mga buhay natin.
lahat po itong sinasabi ko, sana po gawin yung motivation para po mag-hustle. Gawin nating inspirasyon yung pamilya natin. Dito po mas madali dahil pwedeng-pwede nyo isama yung buong pamilya nyo. Hindi, walang parang, di ba sa office ba, pwede mong isama yung anak mo, sa work ko, sa restaurant, pwede ko ba sabihin, ma'am, samahan mo ko, ganyan. Dito mo sa riway, kahit saan, pwede mong isama yung pamilya mo. So, ayun lang po. Sa, ano po, bukas po, actually, nandito yung lahat, kasi last week, kala nila Father's Day, na actually, eto po, ang Father's Day, matapat po siya, every third Sunday ng June. So, ayan po, bukas po ay celebration para sa ating mga magigiting na haligi ng tahanan. So, huwag ka na mag-isip na ano kayo bibili ko kay Tatay Jack Daniels, relo, ganyan, mahirap lumabas. So, huwag na tayo mag-isip, ano po bang kailangan ng isang tatay na walang ibang ginawa kundi mag-provide sa pamilya. Isa lang po ang isipin natin. Ang kailangan lang ng ating mga tatay, o hindi man, hindi naman kailangan na tatay lalaki lang, basta yung haligi ng tahanan natin, ang iregalo natin, fourth year placenta. Dahil iisang product po na deserve ng ating hardworking father, it's time to give back. Huwag po natin panghinayangan. Iparamdam po natin sa ating mga ama na thankful tayong lahat sa lahat ng pagsisikap na ginawa nila para sa atin, simula nung mga maliliit pa lang tayo. So yun po, nandito po ulit ako. Ako si Janine Garcia. Papaalala po sa inyo na hindi pa po huli ang lahat para mangarap. As long as nandun yung burning desire mo na baguhin yung buhay mo para sa pamilya mo, sa mga mahal sa buhay, hindi po matatapos lahat yun dun. So again, God be all the glory. Maraming